Tayo? Tara, kainin mo ako. Dito ata siguro. Titigman po natin mga putahe dito sa Tagaytay. Pati ang mga tao sa Tagaytay. Pati mga tao sa Tagaytay. Ito, nakakain din to. Ito yung pinakamasarap para sa akin eh.
Ang lambot niya, para siyang basta malambot. Sarap. Hindi, tama na. Sige, pusin mo yan. Lalo na pag may batis ng toyo. Pero mas masarap pag batis ng toyo. Ulit siya kasi dami namin nakain. Sadyang ako lang kumain ito kasi it's complicated. So guys, ito po yung pancit yun. So, nilaman ko na, natikman ko kanina na pag nilagyan mo ng suka, mas masarap pala. So, tikman natin. Yan. Sarap! Ang sarap, diba? Nirecommend yan kanina. Takita na ako. Tatanungin natin si Ma'am kung ano yung mga pagkain nila dito, ang mga putahe na special recipe nila, which is patok at talagang kinagigiliwan ng mga kumadayo dito sa Tagaytay. So, yung I'm going to tell you about the story of our restaurant. Ano ba yung kailangan sa Tagaytay? Nagsimula siya since 1997. Bali, since nag-start yung Mahogany, meron lang kami small, parang eatery lang siya, dati na lang goto lang. Pero yung Mahogany Market, mayroon kasi siyang dollar house nito. So, fresh na fresh yung mga bulalo niya. So, naging famous yung Mahogany Market sa fresh na bulalo. Kaya, so, goto lang siya before, tapos nagkaroon na rin ang bulalo. So, kaya naging famous din siya sa mga goto, sa mga deep product kasi malapit lang yung dollar house. So, sobrang fresh niya. Minsan kaya pag nilagay sa tindahan, sa tindahan ko yung mga meats. Gumagalaw-galaw pa yung laman. Ganun ka fresh yung dish sa mga oven. Gumagalaw pa yung laman. Napapalit sa kita ko gumagalaw pa. So, ganun siya ka-fresh. So, kaya siya masarap kasi so, fresh yung mga bulalag dun sa oven. So, since 1997, so matagal yun, more than 20 years na. Pero itong restaurant, 1 year ako pa lang namin. Pero yung concept niya, di ba sa mga oven, masa. Pero ito, parang ginamit pa rin namin yung concept ng Mahogany na fresh, masarap, tapos mura. Kahit na medyo akala masosyal yung place namin, pero binitin namin yung prices ng Mahogany na cheaper price pa, para ako reward ko ba. Tapos dahil matagal na nga siya, tsaka marami siyang magandang, nakaka-receive kami ng maraming feedback from mga vloggers, mga customers. So, minsan pala nag-research yung mga TV shows. Kami yung interview niya, not nila. So, maraming feature na kami sa, yung bulalo namin na feature na sa Manila Bulletin, yung sa TFC na palabas ng bulalo namin. Tapos, yung tawilis namin sa Pagandang Buhay kay Melay. Tapos, mga four weeks ago, yung travels namin kay Jessica Soho. So, marami ng TV shows na nag-feature sa mga foods namin. So, grabe pala, swerte pala natin guys kasi natikman natin yung pinaka-fresh na bulalo dito sa Tagaytay. Hey guys, kami ni Pinan. Yemanay! Hindi, wala kayo makakupan kay Yemanay. Murang-mura lang siya. YouTuber! YouTuber! Titikman na namin kung masarap siya. Ang sarap po. Sarap! Ano? Sarap! Anong sarap? Masarap!
masarap para pumasa. Kahit tinipid, sige, masarap. Okay lang.